akong ano? Meron akong ano? Meron akong ano? Meron akong kwento. Yeah! Oh, Inspi, bakit NXP na naman yung content mo? Aba, hindi ka ba nananawa? Ay, utoy, kung hindi ka interesado, abay i-skip mo na aring video, okay? Marami ang naglalabas ng kanya-kanyang video patungkol sa posibleng maging lineup ng team na NXP Solid, kung saan tayo ay nagtanong-tanong sa ilang mga pro player na posibleng maging parte ng team na NXP Solid. Kaya naman nabuo ang lineup na kanilang ibinahagi sa atin, ngunit ito ay posible pa lamang na mangyari at wala pang final na desisyon mula sa management ng NextPlay. Pero malaki ang tsansa na ito na ang posibleng pumalit sa ilang membro ng NXP Solid na sa tingin ng management ay kailangan ng palitan. Pero bago yan, ohohoy! Ano na mga kabatang? Si Inspi na naman nga pala ito at samahan mo ako sa isa na namang kwento ngayong araw. Pero dapat siguraduhin mong nakasubscribe ka sa aking channel at i-click ang notification bell at syempre painitin mo na rin ang ating like button bilang attendance. Kaya tara at atin nang simulan. Normal na sa mga teams ang magre-rooster o magpalit ng miyembro sa tuwing natatapos ang MPL. Ito ay dahil nakitaan nila ng kakulangan o kakapusan ang isang miyembro at kailangan nilang magpalit para mas maging solido ang kanilang lineup. At kung noong nagkumpisa sila sa qualifiers ay sila na mismo ang namili o namimili kung sino ang gusto nilang makasama papasok ng MPL. Pero ngayon na nasa MPL na sila ay mismong management na ang kailangan magdesisyon sa lineup na dapat ay meron sila. Pero bago yan, atin munang balikan kung paano nabuo ang team na NXP Solid kung saan ang naunang membro talaga nito ay si MB. Dahil noon pa man ay membro talaga siya ng NXP Solid kasama sina Mr. V, Arbe at marami pang iba. Pangalawa ay nakuha rin nila si Chester dahil nakita nilang nagdaro ito sa The Nationals kabilang sa team na STI. Dito na rin kinuha ni MB si H2 para gawing core ng team, ngunit noong inilapit ni MB itong si H2 kay Doggy ay dito nakatanggap ng real talk si H2 mula kay Doggy. Ngunit ang ending ay nagawang makapasok ni H2 sa team na ito dahil nga tuloy-tuloy ang kanyang pag-improve. At ang kasunod ay itong si Renny J na nagmula naman sa team na MLO ako. Dahil nga nagkawatak-watak ang team niya, ay dito naisipan ni Doggy na ipasok na lamang siya sa team na NXP Solid. At si Doggy ang magsisilbing kanilang six-man, pero hindi na nga ito tumuloy dahil masyado siyang nai-stress sa pro scene. At ang panghuli ay si Yawi, kung saan ang nagsuggest na siya ay ipasok sa NXP Solid ay si Gymnast na nagahawak ng team na Area 51, kung saan sinubukan lang naman talaga nila itong si Yawi, pero ito nga ay nag-fit sa team kaya dito nabuo ang team na NXP Solid na nagwasak nga sa mga teams noong qualifiers at 2 times nakapagkampyon sa Just ML at iba pang mga underground tournaments. Pero umabot na nga sila sa MPL at nagawang makapasok sa playoffs. Ngunit inilaglag sila ng team na Bren Esports kung saan dito na nakita ng management ng NextPlay maging sina Doggy ang mga membro na dapat nilang palitan. Kaya naman sumubok na sila ng ilang mga tao na posibleng kunin ng team na NXP Solid para sa susunod na MPL Season 7 kung saan naipost na nga rin ni Yawi ang posibleng maging lineup nila. Kung saan nauuna na nga rito ay itong si Renny J. Dahil sunod-sunod ang mga nagsasabi na siya ay lilipat, pero malabo itong mangyari dahil naging maganda ang performance itong si Renny J ngayong MPL Season 6. At malaki ang tsansa na isa pa rin siya sa magre-represent ng NXP Solid bilang kanilang offlaner. At sinundan ito syempre ng kanilang core na si H2 na kahit nga hindi nagawang manalo sa playoffs ay ipinakita niya naman sa atin ang kaya niyang gawin dahil nakakasabay pa rin siya sa mga naglalakasang teams sa MPL. Kaya naman magtutuloy-tuloy itong si H2 para sa MPL Season 7 at ang kasunod ay si Yawi na kanilang tank user at hinangaan ng maraming mga manonood, maging ang ilang coach at analyst ay nagustuhan rin ang paraan ng paglalaro itong taong ito. Dahil talaga namang may talento siya sa paglalaro at ang kailangan na lang talaga niya ay experience at solidong lineup.
At sila ang tatlo na posibleng maiiwan o maiwan sa NXP Solid na maglalaro, kung saan si MB at Chester na naunang makapasok sa NXP Solid ay posibleng matanggal sa Main 5. Posible pa lamang ito, kabatang ha, pero malaki ang tsansa na magkatotoo ito dahil nga sa mga nagsasabi sa atin. Dahil mga kabatang, para mapasama ang team na NXP Solid sa susunod na MPL ay kailangan may maiwan na at least tatlong miyembro na naglaro na noong nakaraang season. At ang posibleng napili nila sa tatlong ito ay itong sina Yawi, Renny J at H2. Kaya malamang sa alamang may dalawang miyembro silang ipapasok ngayong darating na season, kung saan ang unang-una na nga rito at ang tao na parating na mention ni Doggy sa kanyang vlog o live ay itong si Edward ng Blacklist International. At sa mga hindi pa nakakilala sa kanya ay nagawa na po natin siya ng kwento noong nakaraan, kung saan ilalagay ko na lamang ang link ng kwento niya sa description ng video na ito. Napakalaking ambag ang maibibigay nitong si Edward dahil siya ay isang multi-role, kung saan napatunayan na nga niya ito noong regular season at noong playoffs. Dahil pwedeng-pwede mo siyang ilagay bilang offlaner o bilang support, at lahat ng mga ito ay nagagampanan niya ng maayos. Kung saan natawag pa nga siyang Iron Man ni Manjin dahil nga binuhat niya lang naman ang team na Blacklist noong siya ay gumamit ng hero na Khalid. Si Edward ang gustong-gustong makuha ni Doggy dahil nga alam niya ang kayang gawin nito bilang isang support, dahil ultimo sa pagsusupport niya ay bumubuhat rin ito ng kakampi. At ang posibleng mangyari ay i-buyout si Edward mula sa Blacklist dahil nga nakakontrata ito, at sa aking pagkakaalam, ang range ng isang pro player na binabuyout sa ibang team ay umaabot ng 100k hanggang 500k, depende sa tao o sa pro player. Katulad ni Carl TC, dahil noong nasa SGD pa lamang siya at binili ng Bren Esports ay sabihin na nating 150,000 ang buyout sa kanya, ngunit kapag iba-buyout mo ngayon ng isang Carl TC ay mas mataas na ang presyo nito, kumbaga parang alahas lamang itong si Carl na habang tumatagal, lalong nagmamahal. Sana all! Pero mabalik tayo kay Edward, dahil nga 80% na chance na siya na nga ang magiging support ng NXP Solid, at malamang sa alamang ang option ni Chester ay kung hindi siya magiging coach ng NXP ay maaring lumipat siya ng ibang team o hindi naman kaya mag-focus na lamang sa pag-i-stream. At ang pangalawang posibleng ipasok nila sa NXP Solid ay si James ng NXP Salty. Pero para sa akin 50-50 pa ito, dahil nga posibleng sinusubukan pa rin nila hanggang ngayon itong si James kung siya nga ba ay mag-fit sa team na NXP. Pero hindi na sila gagastos ng malaki kung si James ang ipapasok nila sa lineup, dahil nga nanggaling na rin ito sa kabilang team ng NXP. At pagdating naman kay MB, sa tingin ko ay magpapahinga na muna siya sa pro scene at magpo-focus sa kanyang pag-i-stream, dahil may napatunayan na rin naman talaga itong si MB simula noong siya naglalaro noong mga naunang season. Kaya ang NXP Solid Main 5 ay posibleng sina H2, Reddy J, Yawi, Edward at si James. At sobrang magiging solido ang team na ito, pero nakakalungkot lamang din na maghihiwalay ang tandem ni na Edward at Kyrie, dahil silang dalawa ay solid talagang magkaibigan, hindi lang sa paglalaro kundi maging sa personal na buhay, kung saan may kita mo pa nga na noong sila ay nanalo ay may kita na nag-holding hands pa ang dalawang ito habang masaya sa naging tagumpay. Pero gano'n naman talaga, walang permanente dito sa mundo, kung saan abangan na lamang natin ang mga susunod pang mangyayari, mga kabatang. Pero teka, may magpa-flash. At sa pagpapatuloy, sa lahat ng mga teams na gustong sumali sa Open Qualifiers, ay may ilang buwan pa kayo para magbatak, dahil posibleng ang Open Qualifiers para sa MPL Season 7 ay magsisimula pa sa January o sa susunod na taon. Kahit wala pang anunsyo ay ibinasin natin ito sa nakaraang MPL, pero ngayon pa lang dapat ay sobrang paghandaan nyo na ito, mga kabatang. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa posibleng maging lineup ng NXP Solid para sa susunod na season. Bago ko tapusin ito, kabatang, gusto ko munang itanong kung sa tingin mo ba ang lineup na ito ay kakayanin na nga bang magkampyon sa MPL Season 7. Magkomento ka naman dyan sa ibaba at pangakong pupusuan ko yan. Hanggang sa muli, ito nga pala ulit ang inyong Batanggenyong gamer na si Inspi na nagsasabing ang pinakatamang oras para magsimula ay ngayon. Kaya huwag kang patamad-tamad dyan, magsimula ka na.
Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time. Finong nakita ng code. They delivered, ladies and gentlemen. But still, I thought that was NXP Solid's game to win.